Influenza or the flu is a contagious respiratory illness caused by influenza viruses. Most people recover at home from flu without needing medical care. Just follow some simple steps to ease its symptoms. Keep watching to learn how to manage flu at home. Welcome back to Doctors on TV. It's a pleasure to be here again. Yes, opo, Doka. Thank you po. Ha. Alam namin ako, medyo pumila kami sa pagpapaschedule sa inyo, but thank you very much. Ano, marami pong matutulungan na mga viewers natin ngayong araw sa ating pong pag-uusapan. So ito, pagtrangkaso, ano po ba yung mga unang senyales, Dok? Well, usually ay biglaan yung mangyayari kasi yung ordinaryong sipon, magkakasipon muna bago lumala, no? Pero yung sa flu, bigla siya, bigla ang lagnat, masama ang pagkakas mo, masakit ang buong kalamnan. Actually, parang nag-aanuhin yung COVID at saka yung trangkaso, almost the same manifestation, no? The respiratory tract area, yung mga ng ubo, sipon, masakit ang lamunan, magsaya ka ng buong katawan, yung lagnat ay pwedeng tumaas sa first few days, no? Yes. Tapos, yung ibang kaso, nag-LBM, nagkakaproblema sa pandumi. Pero usually, from here up, yun nagiging problema nila. Maaring runny nose, no? Hindi barado, yeah. Kundi tulong na tulong no, sipon. Okay, and because it's virus, kalimitan, colorless o puti yung lumalabas na sipon. Mm-hmm. Pag dilaw na yung lumalabas, may bacterial infection na yon. Okay. So usually, puti. So maski mag-antibiotika, hindi siya tatalab kasi iba yung puti, iba yung virus. Sa amin noon, sa medical school, ang tulong sa amin, pagka-viral, self-limiting, lilitaw, mawala. Ano-ano po ba yung mga hakbang na dapat gawin kung ito na nga may mga symptoms na para at least, di ba sinabi nyo na self-limiting, sana mawala ang trangkaso rather than mag-progress para maging magkaroon ng secondary bacterial infection? Ang problema kasi sa panahon ngayon, pag may lagnat ka, grado ilo mo, umisipon ka o kung masama ang pakiramdam mo, eh merong question eh, di ba? Oo. Ito ba yung COVID? So, to find out talaga, you will have to do test. It's either yung RT-test or, yeah. Doon mo lang malalaman. Kasi pwedeng parehong tamaan ka eh. And again, kung malakas ang immunity mo, sa amin, ginagawa namin, pag sinabing symptomatic lang ang treatment, alam mo, inuubo ka, bibigyan ka lang para sa plema, kasi kalimitan yung COVID, dry cough eh. Yeah. Yung trangkaso, pwede maraming plema. Mm-hmm. Pero ang problema, kaso, tapos nagkaroon ng pneumonia, ayun, hindi siyempre, mag-inom ka ng antibiotic. So, kung nahirapan huminga, then you will have to give something to open up yung pag-ingal. Although kami, since mahilig kami sa natural healing, natural yung ina-advise namin sa ganon. Kung mataas ang lagnat, kasi ang lagnat is yung katawan mo, lumalaban eh. Lumalaban. So, sa natural healing, the fever is a friend. Maliban na lang yung bata at tinamaan ng trangkaso, tapos nagkukumbusyon siya pag tumaas yung temperatura, in which case, talagang round the clock, bibigyan mo yan para sa lagnat. Yeah. Nakakaubusan sa lagnat, no? Or cooling measure. Okay lang mainit ang katawan from the neck down. Ang ayaw ay natin yung uminit yung ulo. Head kasi heart. Pag uminit ng ulo, nag-heat stroke, nag-convulsion. Hindi kaya ng brain natin yung sobrang taas ng temperature. So you have to keep the neck from the taas na cold compress ka dito. And the body, okay lang na mainit siya kasi that's how your body fights infection. Kailan po dapat mag-isolate, Doc? Para at least sure din natin na hindi, I mean, mababantayan yung, bukod sa mababantayan mo yung sarili, eh hindi mo rin maiahawa sa mga nakapaligid sa'yo, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. At the moment, may maramdam mo kang hindi maganda, you should isolate. Kasi that means the bacteria or the virus is running there, no? Opo. Yung sipon natin, yun yung way ng virus para kumarat eh. Pag-aching mo, sinishare mo siya. Pag lumabas siya, Muto ka, droplet infection. So, dun pa lang, cover your mouth with tissue. Tapos yung tissue pinagtapunan mo, itapo mo talaga sa, kung possible na ikaw merong sariling CR at ikaw ay pwedeng isolate dun ka. May tutulong na sa'yo, yung caregiver mo, kasi mag-mask and mag-ingat, mag-sanitize na mabuti. Ikaw din, yung pasyente, mag-sanitize ka rin. Kung ang kwarto mo may bintana, pabayaan mong pumasok ang sikat ng araw at saka well-ventilated yung area, drink more fluid para malusaw yung phlegm. Kasi pag nagsigip na tumigas yung mga phlegm, mahirap ang huminga. Yes. And we advise vitamin C, vitamin E. We tell them to drink lots of juices. Inaalis muna namin yung tinatawag naming mucus-forming diet. May pagkain kasi
na nagpapalapot ng problema, like yung fatty food, sweet, cream, sugar, milk. Na ina-advise namin, alisin mo muna yon kasi nakaka-apekto yon sa the way a respiratory tract infection comes in. No? Ano po yung mga dapat meron nakahanda sa bahay sa kanya-kanya pong mga tahanan para kaya nilang i-manage po ang trangkaso? Alcohol, sabon, tubig, siguro yung dudurhan mo kasi mag-uubo ka, mag-problema ka, siguro may mga duraan doon kasi nasa bed ka, na bedside ka. Konting hygiene and sanitation, no? Kung halimbawa yung although as a rule hindi naman natin masyadong binubomba ng kamot sa lagnat, pero nagpapa-standby na lang kami ng kamot sa lagnat. How do we help our body po ba battle the virus? And syempre, paano po ba yung home management nitong pag nagkaroon po ng trangkaso? Okay. First, the diet, no? More of a fish and vegetable diet. Medyo huwag munang masyadong maraming oil. Sa amin kasi, sinosoft diet muna namin para hindi hirap magtrabaho yung bituka ng pasyente, lalo na kung bedridden sila. Mahirap kaya magtrabaho ang bituka ng nakahiga ka, no? So, yeah. We tell, easy to digest, kung gusto mo, mga fruits, kasi wala ka namang ganang kumain during that time. Yeah. Lots of fresh juices, and then take vitamin C, vitamin E, because these are immune booster, no? Now, sa mga herbs naman, we give garlic and ginger and onion kasi may antibacterial, antiviral, anti-immune boosting effect sila. Yung onion naman, siyang mucolytic and bronchodilator, parang Ventolin at mucosolvan na pinagsama. Kung makakuha ka pa ng lagundi at saka oregano, edi pakuluan mo, ihalo mo sa turmeric, inumin mo parang tsaa, umaga, tanghali, hapon. So, may phlegm ka. Sa amin kasi, we noticed na since ang virus is self-limiting. You might ask, kasi masyadong mahal yung antiviral. When we prescribe antiviral, it's only pag nakita naming delikado yung pasyento o high risk. Ano yung mga high risk? May diabetes, may edad na, lalo na yung age more than 65 years old, or less than 5 years old, mabata, may asthma, no? May heart problem. So medyo, medyo careful ka doon. Some body pains, which you can give paracetamol as the simplest. Hindi namin masyadong time magbigay ng mga matatapang na para sa rayuma kasi nakaka-harm siya sa sikmura, minsan nakaka-apekto siya sa kidney. Lalo na sa mga may edad na po, ano, delikado sa sikmura, Dok. Sila. So we just tell them na turmeric would be good kasi turmeric is anti-inflammatory. Maganda lang siya ng daloy ng dugo at nakaka-stop ng pamamaga kung saan-saan mang pamamaga. So it can help. Strangely, pag wala ka ng lagnat, we allow patients to take a short cold bath in the morning. Yung malamig na tubig, hindi naman ice bucket challenge, no? Pero yung malamig na tubig, wala sa umaga na nagbuhos ka ng mabilis. Para lang po bumaba ng konti yung temperature, ano po? Yeah. At lumalakas ang immune system sa ating lungs. Ginigising yung white blood cell natin para makalaban. Ano pa? Sleep early, no? Baka nga nakalang panahon, kaya ka tinamaan ng trangkaso, lagi kang puyat. So, sleep early. Kailan po ba dapat uminom ng paracetamol? Kasi ako nga, nung med school, di ba, sabi, pagtungtong ng 37.8, ayan na yung mild grade fever. So, pero, it's just weird lang, di ba, pagkapapasok tayo sa mga establishments, minsan 37 pa lang, kunyari yung temperature mo, natataranta na yung mga, ano, kasi yung mga kapatid nating security guards. So, sa inyo po, in your opinion, ano po ba dapat yung bantayan natin na temperature para bago tayo uminom ng paracetamol? Bahay ka lang naman lumalabas-labas, even a mild grade fever is okay lang yun, no? Just hydrate. Kasi, ang findings kasi nila, when a person's body temperature is at 38-39, virus na, no? And then yung white blood cell natin is able to go from one point to another at faster rate and able to dissolve bacteria or virus easily. There are people who overdose on paracetamol kasi akala na, kailangan dalawang tableta. No. May effect po sa liver yun. So just take paracetamol. Pag kung adult ka, 500, every 4 hours lang po. Huwag niyong daladalawin o tatlo-tatlo yun. Eh, baka kaya na uubos yun kasi minamani-manin. Oo, diba? Ano yan eh? Minemetabolize pati ang paracetamol ng liver natin. So, huwag natin bigyan masyado ng trabaho yung liver natin dahil siyempre, magiging toxic rin po para sa atay natin yan. Eh, pero the doc, kunyari nga, katulad yan, madaming
naubusan na ng mga supplies, lalo na sa mga mas maliliit po ng mga drugstores, di ba? Minsan kahit yung mga sari-sari store po na lang bibenta po, no? Naubusan na rin. Ano po ba yung pwedeng alternative ng ating mga kasambahay pagka wala silang mabili? Kasi katulad yan, lalo na kunyari, bata, no? Siyempre, ayaw nga natin na parang baka mami mag-convulsion ng bata, ganyan. So, bukod sa pag-hydrate po, ano pa po yung pwedeng alternative? O apply cold compress sa batok at saka sa ulo para by the time umakyat yung dugo sa ulo ng pasyente, malamig na siya. Yes. And kung matindi talaga, you can put yung feet in hot water, yung parables, no? Para yung pressure dito, bumabasa pa. Kasi hindi naman delikado ang heat sa katawan eh. It's just a headache. Ako yung mga, kasi mami ako ng isang ng kambal. 10 years old na, pero nung mas maliit-liit sila, pag ang tagal bumaba ng effect ng paracetamol, nakukuha ko ng mga ano bimbol, nakabalot yung mga yellow, lalagay ko sa kilikiles, dito sa may leeg, batok, sa singit, yun po. Tapos punas ng punas. So, yun po, para maiwasan yung pagbigay ng gamot niya. Pag nailagpas naman po sila dun sa first few days ng fever, ano na yan, nakalagpas na sila sa crisis. Now, if you have kids na may asthma, yun ang medyo careful ka kasi talagang pwedeng lumala siya ng gusto. Pneumonia can kill. Dok, ano po ba ang mga senyales na kailangan na pong itakbo sa ospital ang taong may trangkaso? Well, kung may possible complication. Number one kasi complication is pneumonia. So ano bang naralaman sa pneumonia? Masakit na yung dibdib at hirap lang huminga. Kung dati ay nakakahiga siya ng flat, pero ngayon, dalawa, tatlong una, nahihirapan na or nakaubo na kung siya ay hindi na makatulog, basically. Yun po ay kakailanganin mo na ng tulong ng medical. Baka kailangan baka may bacterial infection nga, may lang kailangan gawin, ininebulize na yan para lumugang pahinga, magbibigay ng antibiotic na rin sa dextrose. Okay. Ano pa, mayroon po mga complications like myocarditis, sa pamamaga ng puso, encephalitis sa brain, no? Na kung makita mo, nagkukumpulsyon na, o tumitirik na, o nagsisisyon na, eh, katakbo mo na yun sa hospital. Make sure na hindi sila masamid or mag-choke, no? Merong iba naman, kung meron silang problema sa kidney, makita mo namamalas na, ay huwag mo lang hintayin lumala, itakbo mo sa ospital. As I said before, yung mga may dating problema na yun, diabetic, kasi ang diabetic po, dahil mataas ang sugar level nila, gustong-gusto ng microbiome. And ang immune system natin nalalango pag mataas ang sugar level sa katawan natin. So wala silang kalaban-laban. Now for women na pregnant, syempre, baka makapek sa baby yun, sa oxygen level ng bata at sa mismong mother. So, ito na takbo natin. Less than 5 years old, lalo na sa 2 years old, they can be very, very delikado po sa age ng 2 years old. Pero pagkakunyari naman, paano naman natin masasabi po na nakaka-recover na po sa flu o trangkaso ang isang tao at hindi na po siya nakakahawa? Pag magana ng kumain. Ay ba yung kumain, kumakain na? Masigla na. Eh, kasi ang bata naman, pag nakita mong matamlay, kasi alam mo naman, hyper talaga ang bata sa panahon ngayon. Ikot na ikot ng bata, no? So, ngayon nakita mo, nangungulit na, pagaling na yan. Pero ito, Doc, no po, whether bata o matanda, paano po ba yung mga, ano ba yung mga reminders na pwede natin ibigay sa ating mga viewers para po, you know, mapalakas po yung resistensya nila para lalo maiwasan nila yung pagkakaroon ng trangkaso. Alam ko na mention nyo kanina yung dapat kompleto yung tulog. So bukod po doon, Doc. Exercise. Mahalaga yung exercise ko kasi it boosts yung ating mga interferon, yung mga antibacterial, antiviral chemicals na pang-protection ng ating katawan. Nagpapaganda ng daloy ng dugo, kaya hindi stagnant yung flow. Tumutulong siya. Kung tama ang pagkain natin, dadalhin niya yung tamang pagkain natin. Bawat himay-may ng katawan natin. And we need to sweat out to eliminate toxins. So, exercise is very important. It's also anti-stress. No? So, yung sleep mo, maaga matulog, ang purpose ng full repair. So, pinaaga namin tulog. Yung early to bed, early to rise, maganda, tama yun. No? Makes one happy, healthy, and wise. Ito yun. Yes. Okay. No, tatlong beses lang kakain. Huwag kayong mag-yenda, no? Breakfast na mabigat, moderate lunch, early and light dinner. Kasi sa gabi ka na matutulog. Ngayon, kung nagpupuyat ka, di wala kang choice, kakain ka sa gabi. Pero hindi ganun kaganda ang pagtulog sa gabi. So, 3 meals a day can help people very well, no? What else? Lots of water. Lalo na kung mainit ang panahon. Actually, itong flu natin ngayon. Dapat 3 liters at least, di ba, Doc, sabi? Yes. So, minimum ng 2, maximum ng 3. Ah,
Ah, siguro, Doc, no, dapat yung mga ano, find time to open yung mga windows and doors para yes, diba po, yes, and out ang hangin, ano po? I-create mo at matamaan ng ano, ng sikat ng araw yan. Kasi, disinfectant, ang sunlight is disinfectant. So, ano pa? Sunlight, fresh air. Supplements po. Meron po ba kayong mga recommendations? See, vitamin D, zinc is very nice and we need it now, lalo na itong COVID. Natural yes. source of zinc is squash, yung buto ng pumpkin, yung ano, kalabasa, no? At maganda din po yung sa prostate. So, the prostate needs that. So, zinc every day. Ano pa? Sa akin, one of my favorite ano is ginseng, no? Kasi yung ginseng, it helps with hormones, it boosts immune system. Kung medyo lagtang gulay yung pasyente, bibigyan namin, nakaka-recover siya agad. And then, of course, some multivitamins, but just to be safe, no? Be complex. Yung mga supplements na yun, hindi siya masyadong binibigyan ng diin sa normal medical practice. Pero sa amin, we believe na when you take them nang wala pang need, nag-imbak ka lang, parang sa bangko, no? Yeah, you're putting some in, you can eventually you can draw from, no? Saka lagi naman sinasabi, prevention is always better than cure, yeah, di ba? Magandang prevention.